seen that the most productive belonging after that time they go. And he will see that the Lord Jesus Christ, they inform the people, inform one of the space people. So I am with disciples. That one of the most things they go. Okay. Therefore, the sign of the Lord Jesus Christ with him. The Lord Jesus Christ was with his disciples. And alright. That's how they work with them with disciples and si usa la luce ma parlo non è una cosa che fa provare la pratica buona ma parlo di dopo con classi provato vero ma non lo posso Cristo la pratica di là viene da cosa che non lo posso Cristo la pratica buona di là di sai non lo posso Cristo allora tu mi vedi in capo luogo ma non lo posso Cristo in parte a parlo ma non lo posso Cristo e vedo perché tanto spunti che hanno concluso perché hanno concluso Cristo con il tipo spavale che portato se ne va a ma io mi hanno provato con il Cristo e io personalmente dico con il Cristo a io mi ho dirato con il Cristo e io mi sono disciple e per pagare il sapere sapere con il loro se va a loro e sapere con il loro sa sanno poco e sa pure il loro sì, I mean, just a bunch of people in class who talk about the high and the game of the mama and the home. Now, but I thought it was about people that walk on the one that walk on the streets. I mean, I didn't know who was, but it was the streets. Now, of course, there is nothing, or they don't have so much about people who just those that I know. Cosa è che quello che va bene, va arrivo, va a parlare, va a testa. Quello che può non ha, immagini che voglio fare non ha, di un lato e poi non ha. It's all about doctrine, it's all about what you believe. It's all about where you stand. And see the point you see the superior. Now, back in those days, I'm going to power people, I'm going to need you one up, what you're having to go, I'm going to love. Pinagpapawalan sa sa commandments ni Moses. Of course, the commandments of Moses was also commanded of God. Pero, you see, it's all about the yung application ng commandments ni Moses. It's all in the flesh. You see, it's about the, it's like a show around the baby, it's showmanship, you know. Kaya pag pinag-alala niyo po yung Jesus religion, yung Judaism, natin yung Pharisees, at natin yung mga Pharisees, at natin yung Sadducees, makikita niyo po yung kanyang magkilatawa, lahat ano sa mga nakakita namin ng tao, at hindi po nila ginagawa yung nagpasikreto. So it's all about religious practices, just like our religion today, yung mga nakakita po natin. I'm not talking about biblical religion. Ngayon, so, kaya nagtutunin ang Panginoon sa Cristo na nangyari po ang Panginoon sa Cristo. Eh, marami po naniwala sa kanya, marami nagkagusto sa kanyang napaka-practical na teaching. When I say practical, ay it suits kapatid sa mga sa buong pagkatao natin. I'm not talking about flesh only, but I'm talking about the real man. Yun po talaga yung inaakate, yun talaga yung tinuturo ng kakuruhan ng Panginoon sa Kristo. Yes, you know, mga kapatid, yung Christianity, di po ba, na talagang sasabihin na tapos ang mundo ito. Diba? Pag nakakarin tayo yung mensahe sa kina, tapos ang mundo ito, and then yung tapos ang mundo ito, ay itong buhay makikita po namin sa paglabas na andun po natin. And so because of that, nataas po masyado yung mga disciples ng Panginoon sa Kristo ng mga nakarami sa kanya. And so one of the disciples, one of them, nagsabi sa Panginoon sa Kristo, Panginoon, Master, Teacher, Rabbi, eh, sasama ko ako sa iyo kahit sa baby.
adesso non ti dico di Gesù Cristo, gli esplendi a quello che mi dice sapere. Io non ho una parola competitiva, ho una delle decisioni. Se sono un po' a pagare poco, un po' cosa con Gesù Cristo che sicuro ma ora se mi vuole una cosa, non sarà una cosa, ma che non deve essere pensato quella che non sarà. Però non ho saputo con Gesù Cristo. Allora se questa maniera con Gesù Cristo è quella che taglia poco io a me Dio. Un patto a noi di sapere nel nostro loro sarà di Gesù Cristo. Se ne sapete la pandemia si è persa senza la mia roba, su sono pesati, ad un patto a noi, ma di vinta da me ne sei una volta. Allora, sanno da te da voi, non sapete come la vita sopra di me, patti la confusione di mia madre. E se vuoi guardare, Jesus Christ said, if anyone will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Okay? For whosoever will save his life shall lose it, and whosoever will lose his life for my sake shall find it. For what is a man profited if he shall gain the whole world and lose it also? Or what shall a man give in exchange for his soul? So the first thing what we did is something who said that we can solve the problem on the people in the world, the people that you can ask you, and the people are the cross. This cross is not Jesus' cross. If a cross may go on the way, a normal cross, the crucifixion was a common Roman method of execution. So this is not Christ's cross. He was not saying, alright, you take up my cross, take up this cross that I have right now. No. Now say something about the Lord's Christ, okay? Un susurro pesare, no una rana mubata. You have to make your own way. You have to go to a different way. Ibana ang magiging buhay ko, ibana ang daan mo. Because if you don't sign up with the death of Sinabi, no man's view, you view, normal view, na mga tao, kasi po, you are condemned the criminals to an hour. Ang gagawin po nila, they had to carry the cross after once they were there condemned. They have to carry their crosses through the streets kung saan po sila magsisimula hanggang doon po sa kanilang execution site. You see, mayroon pong tinatawag na execution site. Yan po yung katulad po ng Golgotha. Yan po yung dundok ng mga buo. Doon po ay pinagawa ng dundok ng mga buo. Yan po ay isa po sa mga execution, popular execution site. Okay? So mula po dun sa street, i-carry what's your condemn, yung mga criminals, pag sila po ay na-condemn na, natulad na po sila, papasabi na po nila yung cross, at kung saan, doon din po sila ipapako, hanggang doon po sila makalating sa execution site. Are you following me? So, kaya sinasabi ko po, na ito po ay human view at hindi sinabi ng Panginoon ayaw ito sa kanila. Ito yung isang Panginoon na wala. The Lord was to say, okay, ano ba ang susunod ka sa akin? Asahan mo na that the world will condemn you. You should put it in your mind. You see, his disciples, most of ito po hindi na po ito ignorant. When you mention the cross, pagka minention mo yung cross sa mga Hujiro araw, sa mga Romanong araw, eh hindi na, alam na po nila kung ano ibig sabihin niya. Ibig sabihin po niya, eh, yun po yung execution. Crucifixion is a common method of Romans. Sa pagkundi na po ng sa pag-execute ng mga criminals. Kaya makikita niyo po, hindi na sila ignorant po sa bagay nito. Kaya kung minensyon ng Panginoon sa Kristo, yun po cross. Alam po ng mga disciples na, aha,
πιτσερίνικο, αλλά η πιτσερίνικο πασουμούν πάει καλή Χριστό. I'm thinking something that on a Roman soldiers or on a Roman soldiers on unbelievers. I'm thinking that let's have a cooking that we are already in them. Be sure that you will also take your cross. Come on, come on, Jesus Christ. When the Lord Jesus Christ was crucified, now we will want to put up it. Να μην αγαπηθούμε και cross, δούμε πως στρίβει. Αντάμε από αυτήν που είσαι το όρσα γουρκότα. Αντάμε από αυτήν που είσαι το όρσα καμβρέ. Αντούρκο, γερά, είναι εξηγείο. Εξόπω το παρόντο, όταν το προσέχει γύρω από ποτέ, yes, ok, you follow me, and σύμφωνα με τους όσους μου τσάκε, if come after me, let him deny himself and take his cross. Okay? The Lord said, alright, you are following. Okay, who's so sorry? Can you do the words of you? Possibly, you can do the words of you, alright? He did come on the moon, he can put in the normal moon. You understand? You go a different way. Be sure. Get ready for the execution. Get ready for the execution. Get ready to take up your cross all the way from the street to the execution site. Okay? So you buhay po yun ay kakaiba. Now listen up. Kapatid, hindi po ito yung mga tao na sasabi na sila po ay mag-mission. Gusto ko lang ang puli hindi ko ito yung mga tao kumakata sa choir. Hindi ko ito yung mga tao magtuturo sa Sunday school o magsisimula ng gawain sa ibang balugan. At yung mga tao simply naniniwala sila sa katawan ni Kristo kaya po gusto nilang sulod ni Kristo. And just to follow Him, ladies and gentlemen, kinakailangan na sabi ng Panginoon sa Kristo, ihanda mo lang sa iyo, simulan mo na ang pagpasa ng cross. Why? Why? Because that is exactly what's going to happen. Do not expect. Kaya sabi ng Panginoon sa Luke, chapter 57, chapter 9, verse number 57, ang sabi ng fastest cross, and birds of the air have missed. But the Son of Man have not worked with any sin. See that? Huwag mong aasahan na meron kang magandang higaan. Huwag mong aasahan na meron kang magandang tutulugan. Huwag mong aasahan na meron kang magandang mga kasama. Because the world will look at you. The world will point their finger at you. And because of that, you should start taking up your cross. Because they already condemned you. You see, once they go in the body and they go in the suit sa akin, at naniniwala pa sa akin, na yun ang simula mo na pagpasa mo ng cross because you're already condemned. Nakuha mo po yun, okay? Dahil yung ulit ko, hindi mo sila mag-preachers, hindi mo sila missionaries, hindi mo sila posisimula na sila. Jesus Christ, this is what God wants to have. Ngayon po kung gano'n na kaseryoso ko, ano ko eh. Na hindi ko ito cross si Cristo, kundi ito talaga yung normal na mapasalili. Imagine na pahayag lang ang tao ito susunod. You see? Tapos ganun ang sagot ng Panginoon sa Kristo. Kaya naman po, hindi ka kakataka kung bakit po ganun ang sagot ng mama na ito. Ano po ang sagot ng mama? Alright? Sabi ng Panginoon sa isa, oh, what ka? Sumunod ka sa akin. Sabi niya, Lord,
Io mi sono spagna con Gesù Cristo. Now, can I share with an excuse for an indigenous of Masaba Sakura in Gesù Cristo? And one of the most important excuses for them, now, as far as human people is concerned, that is excusable. Now, of devotion and attachment to the
Lord Jesus Christ, as far as this commitment is concerned. Kung inyong pag-aaralan ng mga kapatid, sinabi na lahat ng Panginoon sa Kristo, all right, you take up your cross. Okay. Now, what to expect? Do not expect convenience. Do not expect a convenient life if you want to follow me. So, so na yung sabi, you do it in a hard way. This time is not going to be that way. It's not going to be normal because you are going to take up your cross on the street. All the way to the execution site. You see? And that's not easy, brother. That is not easy. Hindi madali niya, hindi madali ang manindigan kay Kristo, hindi madali ang sumunod kay Kristo. Hindi katulad na ikaw na naglalakad sa kalsada, just you walk normal then. Relax na relax ka. Pero, wala condemned na criminals ang naglalakad na normal. Sa mga divorce rates, alam mo na kung ano nangyari sa iyo. Alam mo kung meron ka, pasang mo isang bagay kung saan kayo sasabi hanggang sa kamatay. Now, sinabi ng Panginoon sa Kristo sa kanya na wala kinday ka ng cross. Now, imagine to that, mga kapatid mo, tayo kaya ang nasa kalagay ng mga ito. Pumunta pa kayo pa rin sa harap ng mga lalaki ng Panginoon, gamitin niyo po ako. Now, do you understand, if this is God's way, brethren, na take up your cross and follow me. Bird, sabi niya, sabi niya, foxes of holes and birds of the air. Yes, but the son of man not worth the lady's way. Now, in this case, to follow Jesus, it means, kapatid, hindi easy buhay. Hindi madali. Hindi kontinyente buhay. But, ang nakikita mo po ngayon at nag-create na nakatulog sa aking mga lindo, bakit po naghahanap tayo ng kontinyente pamamaratan sa paglilingkod natin sa Panginoon? Pagkatapos natin makilala ang Panginoon, pagkatapos natin malaman yung justification, nalaman po natin yung sanctification, nalaman po natin pala-araw yung glorification, at makita po natin ang kagandahan ng Diyos, buhay po natin ang Diyos. But why still we are looking in a convenient way of serving the Lord Jesus? The truth of the matter, ladies and gentlemen, if you are part of my dear sons from teacher,
Chinese video sites? It's because this is different way. It is because we decided to go a different way. Are you listening? Yes, sir. Listen, I promise you, the most secure way is God's way. Well, how do you want me to know how secure the Ramadan will be on our news? I don't know, she was a lot of Ramadan now. Now, if you didn't decide to look at us all, I'd say I'll be just reading the Lord Bible that I'm in. Our first kids to the other people. It's on fire. The first touch that I'm going to do is in the heart. It doesn't matter whether the world has set a way to go. That's right. Nagsubok tayo na mag-witness tayo.
Pulang for execution or pagkukulirin ang tao. May pagplano tayo kaya mga kuya. May pagplano tayo kaya na mayroon pag-ibisyan. Ano ito kakaya? Kapag ka nag-rapper kayo sa isip, alis sa rin. Isa, mas mabuti ko yung mga nasa pag-ibigyan na mamatay sa isip. Imagine it po ko. Yung isang tao ko sa pagkatapos ko nila mag-isama, mag-isama ko po sila. Kung may kamigin, ano na po ang mga nga magkasa ng pinagawa niya? By the way, kayo ba ang mag-isama? Mga mata ka ba ang mag-isama? Naisip niyo ba na ba ako ngayon ng makasal? Ay meron isang gabi na matulog kayo ng bigla nilang makakalimod na sa orong mo ang ipinigay. Pag-alisip mo sa umaga buong maghapon, ulit ang lahat. Alright! Parang ang ganda na ako pag nasa Facebook. Yeah, that's right. Eh, syempre, lahat ng takitang atomos of the world sa sabihin ko doon. But where did you find a true belief? Yeah, man. Where did you find a serious and conscious decision na ang resulta po niya ay pinilang mataas na devotion doon sa kanyang words? Action. Tingnan niyo po, yung punyong commitment na sinasabi ng Panginoon sa Kristo, dapat meron kang magandang devotion sa akin, meron kang magandang attachment sa akin. Now listen to me now, you're singing songs here, but how close you are, or how close are you to the Lord Jesus Christ? You can sing songs like, I'll break the law, I'll break the law. Are you serious with that song? If you're serious with that song, then how close are you to the Lord Jesus Christ? Ano yung attachment natin sa Panginoon mga kapatid? Ano yung, as far as you, if you're committed to the Lord Jesus Christ, then how is your achievement with Him? Ano po yung level ng inyong achievement? Ano po yung degree ng involvement mo sa kanya? Nag-uunawaan niyo mo mga kapatid, yung commitment natin sa ating mga kasama, mayroon pinatawag na degree of involvement sa buhay ng kasama. Ngayon, sa mga bago kasama, kung sa mga bago kayo, mahihin pala ako ng degree ng involvement sa kasama niyo. Mali na lang na matagal na kayo involved sa isa-isa. Yes, sir. As far as the merits is concerned, mga kapatid, gaano na yung degree of involvement? Siya, yan po ay bunga ng ating commitment sa Panginoon. Kung ako'y committed sa Panginoon, ako'y devoted sa Panginoon. Kung ako'y committed sa Panginoon, mayroon ako mataas na ugnayan sa Panginoon. You understand that? That's a commitment. Kasi po, if there's no commitment, saan mo ilalagay yung sinasabi ng Bible na, alright, follow me, you take your cross. Bakit doon? Kaya doon na, paano ka gawa ng bagay na yan except you're looking to the Lord Jesus Christ? Gano'n ko mga kapatid? My goodness, no wonder mga kapatid. Kaya, sa totoo lang, to be honest with you, if you're not, if you're listening to the parents, kung ang mga anak nyo ay nag-involve and go into sa choir, sa music ministry, sa musical instruments, you better watch out. Siguraduhin ninyo ang totoo ginagawa ng inyong anak. Amen. Grabe, because of education,
your soul in it. Yes, sir. You understand what I'm saying? Amen. Ngayon, gaano mo ka-involve ang mga bata niyo kapag kumatang sa inyo? Ano yung degree na involved mo na sa buhay ng Panginoon sa Kristo? Ang degree, yung iba siya mga po, makita mo nga po yan. Kung tapunan ko mali, ayaw ka kumatang. Kaya nga mga sa sabihin ko sa inyo, hindi ako nag-intertain ng tapunan ko kasi hindi niya nang mag-aalam po sa pagpilin ko sa Panginoon. Amen. Ayan po ang patay ko, tamo-tamo ko, susuka sa pagliligo sa Panginoon. Gaano pa kaya ang pagkakalimati ko yung mga mag-hosting? Kung sa pati, wala ang pagkakalimati ko, gaano pa kaya yung mag-hosting? Number two. Bakit po sila ng Panginoon, take up your cross, take up his cross, and follow me. Starts service closure, or results of the cross. Because as I see it, love is more developed through the process of natural growth. Na ang ibig ko sabihin po niya mga kapatid, pag sinabi natural growth, ay meron po yung hard way. Mahirap po yung pamamaraan. Okay, hindi po. Love is more developed through a process of natural growth. Ano po yung natural, okay? Na pagkakasama mo ang Panginoon sa Kristo, alright, makikita niyo po yung hirap na nangyayari sa Panginoon sa Kristo at kung magdapang sumunod sa kanya, kung nakakasa niyo rin po yun. Habang kayo po ay nakakaranas ng hirap sa pagbibigay po sa Panginoon, lalo pang nadidevelop yung inyong love sa kanya naturally. It's a natural process. Hindi po yun sa pamagitan ng regalo. Kaya ka na ilove sa pagkabayan sa regalo. Now, for example, sa pag-isama. You know, I don't know kung sino sa inyo sa mga babae ang madali kayo na ilove kaya sa regalo sa inyo ng cell phone. Watch! Yeah, may cell phone. Or, araw-araw ay binibigyan ko lang ng bedroom room. Kaya hindi in love sa lalaki. O kaya kayo ang lalaki na po ng babae because of that. Okay? Hindi po yan natural process. Ang natural is this, okay? Listen na. Wala ko sila cell phone. Pero sa hirap at inahawa, magkasama ko sila. Nag-aaway po sila, may mga hindi po sila pagkakasunod. Pero nagkakasunod po sila. They started from scratch, from that. Wala ang bahay, kung paan na sa isang kwarto, the fourth square. Thank you.
tirano fuori un micro. No, ma niente, questo di niente. Io? Andiamo, pacca, pacca, canta. Guarda, aiuto, guarda, guarda la balla, mi spiega. Ma, ho dato una mano, mi dai un po' con questo. Posso vedere un bel esatto lì, mi ero capito, mi scusi. Why? No, do you understand? Why is it wrong? Do you understand what you're doing? That's good, amen. Consistently. What I'm talking about, 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 I'
is getting more complicated. Did you hear that? Life is getting more complicated. Lalo kong mahirap, lalo kong pagrabe, kung ngayon eh, kung ngayon, kung tayo may bigla mo sa Panginoon, pag may patuloy mo yan, hindi mo gagawaan ang Kristiyano buhay mo. Pero, magkakaroon na ang bagong experience ng paglago sa Panginoon sa Kristo. Now, but there's something about it, okay? For example, ito lang kung bilimit. Ilan sa atin na lang dito ang nandito. Nakasama ko po na itayo itong original building nito. Ilan na? Naalala ko ng araw si Rose. Rose na sa Rose? Rose yeah. Si Jackie. Jackie. Yeah. So, yun po na lang yan. Dalayo kayo ng araw. Kasama ko po dito mag-aapot after the Wednesday night service, mag-aapot kami ng lupa somewhere dito sa Malikin. Mag-aapot kami. Para lang po ba kapalian yung bago niyo sa may camera na yan, dyan po yan, malalim po yan. Malalim po yan. In fact, kaya na yun, nung nagbukay, sinisira rin nila brother ni Rafi at saka ni Bomer. Ngayon natin kasi ito, parang butas na napakalalim. Ngayon, kasi kung ano, pinapakainapot po dyan itong dalawang babae, ay mga lupa na putik. So, nagsanda po yun, nasa pinto po namin yan, ako may putik. Naiwan yung sinyento na ito, nagsasabi po ito. So, kaya may value po dito. Kaya yung parang butas niya. Kasi, actually, po, parang may nakita kami, parang puro nang nakikaan siya. So, may ibang muna yan. Passage nila, kasi, or... Na, ayun yung sabihin, kasama mo po sila. Hindi po ba napaganda Rose, Jackie, at sino mga kasama mo po nito ng araw? Yan, sa mga bolin nyo sa tayo, at sa Leveng, at lahat ng si Kito. Sino ba yun? Yan, ito na lang. Sige, yan, yan. Patuloy ko kayo rin. Kaya ako, yung iba pa rin ito ako din. Hindi po ba napaganda? Na, kasama ko po sila dito. Eh, ngayon, kasama ko pa rin sila sa pagtayo ng panibagong building ngayon. Amen. Ngayon, kung yung aasahan po natin ay yung kwento na natin yung nakaraan ay kami nakapagawa. Anong kinalaman ngayon ng paglago? Anong kinalaman nung nakaraan sa paglago ngayon? So, times dinadaya po tayo ng ating ng ating huli-huli ng ating kaisipan na yung pagkakaraan natin, okay. I was working with that little bit right there before. Yeah. I was 20 years old. How does 20 years echoes experience help you grow today? What about, di ba? Ang problema katulong sa iyong Panginoon is what you are presently doing this time. Ano yung ginagawa mo presently? Ano yung ngayon ginagawa mo? Kaya lang ang pagpilito. Kung bahagi kayo sa pilito mo ngayon, kung meron po tayong bahagi, hindi po ba na makaganda? Pero ang puro natin ang saya, eh kung bahagi lang po tayo ng luma, wala na yung luma ang ginagawa. So, Joseph, now, may you not hold my hands in the door,
The word will not like us. The word will not love us. In fact, we are also instructed
Everybody who I know
Ora la prima è per loro. Cosa sa di recuperare? Diamo per la mancata. C'è proprio questo che sa. Deve recuperare. Questo costruito non è che si vuole la cosa fa. Questo costruito non è che si vuole la cosa fa. Questo costruito non è che la cosa fa. Questo costruito non è che la cosa fa. Questo costruito non è che la cosa fa. Come sta? Ah, qui, se ne sa di, ma mi no, ma qui che sia, so se ne sa di, però cosa ne sa di nella mia spalla, quando hai tu in quella mia spalla, mi no, culo, te la riposo, te la spalla. Are we making a commitment for him? Non la si tu in? I hope you're listening, ok, tonight. Amen. As all standards. Father, thank you for your words. I love you, thank you, Lord, for your glorious prayer.